Ang nag-iisang napakahusay at pinakamamahal nating makwelang bida, ang Carpentor. Walang iba kundi si Toti Cerda. Kita niyo na guys kung gaano kabagsik yung magagawa niya sa intro pa lang. Kilala siya sa kanyang mga realism na paintings. By the way, bago ko makalimutan, welcome to my vlog once again. Pasensya na mga friends, medyo nagkaroon tayo ng tatlong buwang break at di ko kagad nasundan. Siyempre, kailangan natin na balansin ang trabaho at itong pastime ko na nga na pag-vlog. Ngayon pa man, para malaman natin sa ating guest na gwapo, samahan niyo ako sa aking pamamasyal at kung ano ang kabuuan ng kanyang kwento. Liga! Oops! Bago ako mag-long ride, huwag niyo munang kalimutan mag... Thank you.
So, dito ako ngayon sa garden ni Kuya Toti. Kung bibisita kayo dito sa bahay niya, ay parang Zen-inspired. Ang ganitong style, emphasize in simplicity at saka minimalism. Ika nga, and the use of natural materials to create a peaceful and harmonious environment. So, mapresko lalo na kung hindi pa. At ngayon, medyo inuulan na lang tayo sa magandang environment. Tulad siya ng Asian design interior design, aims to promote a sense of balance, tranquility, and inner peace. Kuya, dito ka ba pinanganak at lumaki sa Binangunan? Hindi. Pinanganak ako at lumaki sa Talima Island na nasasakupan ng Cardona, Rizal. Nakapala ng Cardona? Yes, oo. Doon ako nagkaisip, doon ako nag-high school, doon ako natapos ito ang aking... Talima Academy yun, di ba? Oo, sa Talima Island Academy. Doon ako nag-high school. Nung college ka, pumunta ka ba ng Manila para mag-aral ng architectural? Yes. After noon, pumunta ako ng Manila para mag-take up ng technical drafting. Drafting. Pareha pa tayo ng course. Natapos mong apat na taon na yun. Pero 2 years lang yun. Ah, 2 years lang siya. 2 year course. Vocational kumbaga. Sabi yun kasi araw. Ako 4 years ako. Vocational course yung tawag dati. Sa TUP. Paano nag-umpisa ang Toti Serda? Sabi nila simpleng Toti Serda lang daw nakikita namin sa comics. Nag-start ako sa comics bilang illustrator. Siguro mga umabot din ng mahigit 3 taon, tapos pumasok yung nagkaroon ng ganun sa publication. Isa ako sa mga naban. Ano yung during the 90s, di ba? Oh, 90s. Oh, early 90s. 80s, pero 80s, parang nakikita ko na yung gawa mo. Ayun, mga late 80s. Late 80s, kasi nakikita ko na yung gawa. Late 80s. Tapos, pasok 90, mga siguro, mga 5 years lang siguro ako namagal sa comics. Pagkatapos nga nun, after ng Welga, nung hindi malilimutang Welga, naban ako sa mga publication. Hanggang sa yun, na biglang nag-boom yung pocketbook, local pocketbook natin, na ako yung nag-cover at doon ako natutong magkulay. Pasok ako ngayon dito sa area na kung saan dito gumagawa si Toti ng kanyang carpentry. Ang daming gamit. Alam niyo ba guys? Bilang naman na sa sentro sa pagpipinta itong ating bida, meron pa siyang ibang talent ang pagiging abala niya sa pagiging karpentero. Yahoo! Kita niyo? Ang laki ng area niya, di ba? Ito yung ako isa sa mga ito isa pa sa playground ko at libangan. Kailan nag-umpisa to?
Halos sabay eh. Nung nagpipinta na ako, may mga pangailangan sa paggawa ng ano, ng mga stretcher tsaka frames. So sa, naisip ako ba, eh, kaya ko naman gawin. So, nakunti-unti ako ng mga tools. So, ngayon, from canvas, from scratch, from canvas, frame, ako na gumagawa. Kasi, unang-una, malayo ako sa mga primer eh. Walang mga carpenter dito, malayo sa Manila. So, naisip ako na lang na ako na mismo mag, ano, mag-produce nung sarili kong canvas. So, paano mo na-acquire ko lahat? Unti-unti, ano? Unti-unti. Pagka yung may nakita kong sale, Shopee. Madalas nga, nakikita rin. Siyempre, magsisip ako ni kunwari, kailangan sana yun eh. Nakakabudol naman. Kasi nabili ako ito. Latest mo na ano. Ano yung latest na nabili mo? Di ba may parang nakita kong ano, ginawa? Yung pinapost mo sa Facebook. Ito, ano, ito, unti-unti lang. Ano pa tayo? Madami na eh. Eh, mahalaan ako na hindi yung pe. So, pagkatapos magpinta, pumupunta ka rito? Hindi, pagkatapos magpinta, na kailangan ko na i-frame. Siyempre, dito na ako. Dito ka na. Gagawin ko na yung frames eh. Oo nga pala, ikaw pa rin yung nag-frame ng ano mo. Yes. Ng ginagawa mo. Grabe. Pero alala ko nga pala kuya, sabi mo, natutunan mo lang gumawa ng pagka-carpentry dahil sa tatay mo, di ba? Hindi, sa ano, sa na-inspire ako sa lolo ko mother side. Okay. Kasi, ang lolo ko kasi carpentero, gumagawa ng mga bahay. Tapos mahilig din siyang gumawa ng mga, ano, mga miniature, ano, mga bangka. Oh. So nakikita ko nung araw, maliit pa ako, nakita ko talagang detail. Saka noon ko na-discover na yung hilig ko talaga sa art. Maring into ano rin, sculpture, malay mo. Malay, di ba? Di mag-umpisa. Yes. Ano itong mga nakapaskil dito, kuya? Yan mga ano, yan mga, dyan ko nga pala nailagay yan. Bakit dito mo nailagay sa ano mo? Yan yung mga ano, mga write-ups ko nung araw sa ano, sa watercolor days ko. Buti ka na gawa mo yung ganito okay, eh. So, natsaga ako. Yung ako lang, nalilimutan ko nga pala dapat sa loob ng bahay ko display yan, bakit yan nakabang. Importante mo nga pala yan, no? Oo nga, pero at least. Hindi kasi naman sa akin yung award, ano eh, medyo parang hindi masyadong nagpumasok sa isip ko yan. Kung nandito ka sa house nila, ang kanyang studio ay dito lang sa katabi. So, papasok ka lang dyan, yun lang studio niya. At nakikita mo yung kabuuan ng kanyang studio pag pumasok ka. Yung watercolor mo kuya Toti, di ba nag-umpisa ka sa Gasi? Yung pag-paint mo nun. Pero kailangan nag-umpisa sa ano, sa Gallery Genesis. Gallery Genesis mga ano eh, nag-start ako
mga 1997 na siguro. 97, doon na nag-umpisa yung mga acquisition. Nung mag-sample ako sa Gallery Genesis, nagustuhan naman nila, tapos inalok ako na sa Mari sa annual nilang ano, kulay sa tubig. The famous, the kulay sa tubig prestigious. Prestigious, ano kasi yes. Sabi ni Toti, ito yung watercolor corner niya. Saan? After acrylic, dito naman siya nag-pipaint. So ito yung mga gamit niya. Hindi ano. At dito naman sa tabi niya ay ang kanyang koi pond. Ito yung mga gawad parangal na ginawad ko yung teacher ng mga panahon na nagko-compete siya. So, ito yung tinatawag niyang sulok ng mga alaala. So, kaya mo ko bang maalala yung mga tagumpay na yan, Kuya Toti? Siyempre. Yung bawat ano na yung parangal. Makakalimutan ko ba yan nung mga panahon na yan hindi lang parang tinuturing kang pinakamagaling, siyempre, di ba? Hindi ba kalimutan yun, marami kang tinalo, higit siguro mga 1,000 na artist, nag-grant ka, siyempre, iba yung pakiramdam, saka nasa cloud na yun nun. Pero wala pa man, nanatiliprin tayo sa lupa. Hey, Toti, kasi yung mga usual mga ginagawa mo, mga paintings mo, may mga mukha mo eh. Yes. Alala mo? Napansin mo rin. So, ano ang relevance nun sa'yo? Mas pinili ko ng gamitin yung modelo yung sarili ko para sa aking mga painting kasi nagtitipid ako eh. Wala na akong pambahay ng modelo. Okay. Kailangan na kasi may edad na ako eh. Ito naman yung mga references ni Kuya Toti. At ngayon, magtatanong lang ako sa kanya. Paano mo na-discovery ko yung Toti na mayroong kang gininto ang kamay? Magklase yung mga word natin, ha? Elementary days, natatanda ko, napapagalitan ako ng nanay ko kasi yung mga notebooks ko napupuno ng illustrations. Batman, Robin, di ba? Siyempre, mga nanay natin, nag-economy yan, yung mga notebooks mo, imbis na gawin mo ng mga sulat-sulat, mga assignments, mapupuno lang ng puro drawing. Siyempre, nagagalit. Ganun ako naramdaman na talagang ako into art na talaga. Ano yung mga pinakamalaki mong nagawa bukod dito sa size na to? More than plywood size. Ito 7 feet by 6 by 4? Kasi parang 5 by 9. 5 by 9 so far. Yeah, 5 by 9 feet. Okay, ano? Grabe. Spolarium nun. Subject ko spolarium.
Pero nga, nabanggit ka ng ano, nabanggit ko sa iyo yung kung ano may papaya mo sa mga artist. So ano yung papaya mo sa mga artist ngayon, yung kabataan na sundan ng mga yapak mo? Pwede kong ibalik lang sa kanila yung ano, kung ano yung mga advices na galing sa mga nakatatanda rin sa akin, mga senior artist na gawin mo kung anong gusto mo, sundan mo yung passion na gusto mo pinta, di mo pinta. Tuloy-tuloy lang, paghihinto. Ano yung ipopromote mo, Kuya, ano, Toti? Mayroon ka bang show ngayon this coming July, di ba? Oh, yun. Sa July 1, open ng ano namin, ng two-man show. Ni? Ni Otto Mary. Ni Idol Otto. Punta kayo! Mayroon kang gustong pasalamatan, Kuya, Toti? Siyempre, ikaw. Thundercats. Salamat sa pag-abala. Imagine mo, mula Las Piñas, mula hanggang Binangonan, binike mo lang. Kahit si Larry, di ba? Kahit si Larry. Salamat din sa pag-abala. Thank you sa inyong dalawa. Oo, salamat din. Good luck! Oo.